motor na to, maraming ituturo sa inyo. Kung papansin ninyo tong motor na to, nakaharap doon. Hindi ganun. Sino nakamotor na nakaganito? Meron ba? So ibig sabihin tong motor na to, buhay ninyo. Kung patatakbuhin nyo ang buhay ninyo na lagi kayong nakatingin sa pasman, anong mangyayari sa inyo? Mababangga kayo. Kaya nga tingnan nyo ang side mirror, masyadong maliit. Kasi pwede mo siyang tingnan. Pwede mong balikan yung pass mo. Kung ano yung nangyari doon at para hindi mo na siya gamitin. Hindi mo na siya gawin. Kaya maliit to. Hindi nilagay yung malaki masyado na ganyan mo para makita mo yung likod mo. Hindi. Hindi ka rin nagmamaneho ng buhay mo na nakatalikod ka. Kasi bakit? Mababangga ka. So it means, kahit papano walang problema na pumunta kayo, tingnan nyo yung pass ninyo. Kasi tulad ng side mirror na to, para tingnan kung sino yung nasa likod ninyo. Kasi baka may mag-overtake sa inyo. Your side mirror is nagre-reflect na pwede kayong tumingin sa pass, pero huwag kayong tumira doon. Kasi pag lagi, oh sige, sinong nagmamaneho dito? Sige nga, lagi kang ganyan sa side mirror. Makapokus ka ba kung sino nasa harapan mo? Anong mangyayari sa inyo? Bangga kayo. To ganun yung mangyayari sa inyo kung masyado kayong in love sa pass ninyo. Nang natitira kayo, yes, 15 na kayo, pero tumitira kayo sa 5 years old na experience ninyo. Kaya hanggang ngayon, hindi kayo masaya. Kasi bakit? Lagi kayong nakatingin sa nakaraan ninyo. And that's your what? Memory. Kaya kayo nadidepress. Tingnan ninyo, pagdating naman sa future. Pag lagi ka lang nakatingin doon, hindi ka aware na malakas na yung pagpapatakbo mo, hindi mo alam kung yung tinatakawakan mo is brake ba, hindi mo alam na may gasolina ka pa ba, makakarating ka doon? Kasi masyado tayong fixated na, makapunta na ako doon. Pero hindi niya tinitingnan yung mismo sasakyan niya, may gasolina pa ba, may ilaw pa ba. That's why, magandang tingnan yung future ninyo, kaya malaki yan. Kung sasakyan pa, sa four wheels, tanin nyo. Di ba may sa four wheels, malaki masyado yung windshield? Kasi doon ka nakatingin, mas maliit yung past ninyo. Kasi bakit? Dapat ang tao driven ng future na siya. Kasi gusto niyang i-improve yung sarili niya. Pero wag lang din masyado, na doon ka na lang nakapokus sa future mo. Why? Lalamunin ka ng future mo. Kasi bakit? Hindi mo alam na yung pinapatakbo mo, wala nang gasolina. So be aware na kahit tinutupad nyo yung pangarap ninyo, be aware kung ano at sino ka na. Because by the end of the day, itong sasakyan na to, itong motor na to, ang likod ninyo, past ninyo. Ang harap ninyo, future ninyo. Pero hindi nyo siya mapapatakbo kung hindi kayo aware kung ano yung krang. Naghawak ba kayo ng brake? At higit sa lahat, kahit papano, kapag hindi nyo i-balance yung sarili ninyo, hindi kayo makakapunta sa pinupuntahan ninyo. Future is important because that's your destination. Pero wag lang sana na i-dictate ng buhay ninyo future lang. You must enjoy the journey along the way para sa future ninyo. Kasi ang hirap magmaneho ng motor, sa totoo lang, na lagi kayong nakatingin sa likod. Mababangga kayo, sa totoo lang. Kapag excited naman tayo na lagi nating gusto nating makuha yon, yung pangarap na gusto ninyo, anong sinasakripisyo ninyo? Pamilya ninyo? Health ninyo? O yung buong pagkataon ninyo? Walang problema na mag-aspire kayo ng future, pero ingatan nyo to, yung sarili nyo. Be present along the way para kunin yung pangarap ninyo.